Mga Pininyas, ano nga ba ang kahulugan ng panimulang pananaliksik? Halika, sabay natin talakay at pag-usapan ang paksang ito. Magandang araw. Ako si Ginoong Jason na nagsasabi, kahit tayo na sa pandemya at social distancing, maaabot ko pa rin kayo. Layunin ng paksang ito. Sa araling ito, inaasahan na nauunawaan ang panimulang pananaliksik, kaugnay ng kahulugan, kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba't ibang anyo ng sulating akademiko. Ikalawa, sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayan. Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik, kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba't ibang anyo na sulating akademiko. Ang pananaliksik ay resulta ng paghahanap ng impormasyon, kritikal na pag-iisip ng tao, at paghahanap ng mga solusyon sa mga problema sa ating lipunan o isang esensyal na pangangailangan upang magkaroon ng kaalaman at pagsulat ng isang akademikong sulatin na katulad ng pananaliksik. Mga Pilenials, ano nga kaya ang layunin ng isang pananaliksik? Una, paglutas ng suliranin. Ginagawa ang pananaliksik para malutas ang mga problema na kinaharap ng ating lipunan. O kaya naman sa pangalawa, pagbigay ng bagong interpretasyon sa dating ideya. Maraming mga pag-aaral ang magkakapareho ng paksa dahil ito ay para maging updated ang mga impormasyon o ideya na nagbabago sa paglipas ng panahon. Ikatlo, maging basihan ng mga sumusunod pang pananaliksik. Ang mga nagawang pag-aaral ay magiging basihan o referensya ng mga sumusunod pang gawain sa pag-aaral. Mas napapatibay at napapabuti nito ang mga magiging pag-aaral pa. At sa ika-apat at huli, tumuklas ng bagong kaisipan. O bagay, nag-umpisa sa pananaliksik ang mga inobasyon na natatamasan natin ngayon. Ngayon, ano-ano naman ang mga katangian ng pananaliksik? Siyempre, ano ito? Objetibo. Ito ay dapat ay malinaw. Maiksing ngunit kumpleto ang mga impormasyon o naisabihin, hindi ginagamit ang sariling emosyon at ang pagbibigay ng interpretasyon ay batay sa mga nakuhang impormasyon at datos. Sistematiko. Kinakailangan na may sinusundan na metodo ang gagawing pag-aaral. Isa sa mga paraan na ito ay malaman kung ano ang disenyo ng pananaliksik ang nararapat sa paksang napili. Empirical. Sariling karanasan at obserbasyon ng mga mananaliksik ang pag-aaral dahil sila mismo ang nakakaalam ng mga suliranin nito. May kakayahang ulitin. Ang disenyo at pamamaraan ay maaaring ulitin para lalong magkaroon ng mabisang resulta ang mga mananaliksik. Critical. Gumagamit ng critical na pag-iisip ang mga mananaliksik sa pagbibigay ng interpretasyon sa mga nakalat na impormasyon at datos. Pag pinagsama-sama ito, sigurado maging isang maganda ang iyong panimulang pananaliksik. Gawain. Gawin lang ang hinihingi ng bawat hakbang. Pumili ang piling nais pag-aralan, tandaan na magkaroon lang ng focus sa isang paksa. Ikalawa, gawan ito ng tatlong paglalahad ng suliranin na may kaugnayan sa paksa. Ikatlo, maghanap ng mga impormasyon na may kinalaman sa paksa.
gamitin itong basihan ng iyong pagsulat. Ikaapat, sumulat ng isang pahina ng introduction tungkol sa paksa. Ikalima, isulat ang mga ginamit na sanggunian. Ikaanim, magkaroon ng mungkahing pamagat sa paksa. Malaki ang maitutulong nito sa pagsulat ng isang pananaliksik, pamanahong papel, konseptong papel. Ang pananaliksik o ang pag-aaral ng isang paksa ay malaking tulong upang mapaunlad ng isang bagay. Ang patuloy na paggawa nito ay patunay na ang lipunan ay patuloy na umuunlad. Naghahanap ng mga bagong kaalaman at itama ang mga naging pagkakamali. Naway meron kayo natutunan sa sandaling panahon ng ating pag-aaral. Hanggang sa muli nating pagkikita, ating itutuloy at palawakin pa ang ating pag-aaral. Ako si Ginoong Jason na nagsasabi kahit tayo ay nasa pandemya at social distancing, sigurado maaabot ko pa rin.